Ito nga, ulitin natin. Ha. Sinasabi ko nga sa inyo na, ano, na solusyon para sa susunod na eleksyon para hindi tayo ma-smart magic. Diba? Ano ang solusyon? Ito ang solusyon. Kulang-kulang dalawang buwan bago ang pagtatapos ng Administrasyong Duterte. Ay, hindi pala yan. Mali. Ito pala. Sorry. Nilagdaan na ni Pangulong Duterte ang kautusan para simulan ang maayos na transition sa susunod na administrasyon. May mga rekomendasyon din siya sa papalit sa kanyang pwesto. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Whoever would come out, you have my congratulations well in advance. I am hopeful that you will serve the Filipino people with all your heart and ability. Wala mang tinukoy na pangalan. Nagpaabot na ng pagbati si Pangulong Duterte sa magiging susunod na presidente at vice-presidente ng bansa. Sa ngayon, si Bongbong Marcos at anak niyang si Mayor Sara Duterte ang itinuturing ng presumptive president at vice president. Si Pangulong Duterte, no? Parang ayaw niyo pa rin, ano? Okay lang nga, Mr. President, mubo na tayo. Ayaw pa rin banggitin yung... Nakakatawa talaga ni si Presidente. Kasi hindi mo binabanggit eh, di ba? Parang ngayon yung banggitin, parang hindi niya matanggap. Mr. President, mubo na tayo. Mr. President, niloloko lang kita, huwag ka magkagalit ha. Oo, magalit ka, niloloko. Joke-joke lang yun ha, joke-joke lang ha. President, dahil sa pangunguna nila sa partial at unofficial count. Sabi pa ng Pangulo, naniniwala siyang naging malinis ang eleksyon, pero pinaiimbestigahan pa rin niya sa COMELEC ang mga alegasyon ng dayaan. Ito namang ano, yung may glitches, glitch. O sabi nila na mga sira na hindi nagbasa ng vote. I hope that COMELEC would also find time to investigate. Just to disabuse the minds of those na may dayaan. Higit isang buwan na lang mananatili si Pangulong Duterte sa Malacanang. Kaya ngayon pa lang naghahanda na siya sa pagpasa ng kapangyarihan at responsibilidad sa susunod na administrasyon. Sa tanghali ng June 30 ay ipapasa na ni President Duterte ang kanyang posisyon sa susunod na Pangulo ng Bansa. Mm. Pero ngayon pa lang, nilagdaan na niya ang Administrative Order No. 47 na bumubuo sa Presidential Transition Committee. We assure the public that within the coming weeks, the entire executive branch will continue to perform and dispense with its duties, but ready to turn over the reins to the next president. It is the goal of the PTC to ensure a... May nag-message dito, sabi, Banat Bay, may mga ibang vloggers ni Isko at mga Iskonyas na sinisisi si PRRD dahil sa dayaan. Siya daw ang may kinalaman sa dayaan kaya hindi nanalo si Yorme. Ano po ang reaction mo dito? Ako, naintindihan ko naman yung pinagdadaanan nila kasi siyempre masakit nga naman. Mamaya ay pag-usapan natin yan kung bakit minsan mahirap talaga mag-move on. Masakit. Ako, hindi rin ako makapaniwala na 1.9 lang si Yorme. Napaka... Pero ang problema ko kasi, ako ha, personal, hindi ako pwedeng mag-accuse na mag-accuse kung wala naman akong hawak na ebidensya. Di ba ho? Kung sina-explain ko sa inyo na ito yung pagdududa ko, ito yung sa tingin ko, mukhang may magic na naganap. Pero hindi ko pwedeng sabihin na ito'y opinion ko lang. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, opinion ko lang ito. Maaring mali. Kasi kung wala naman akong ebidensya, ayoko naman na ipagdiinan yun. Gumaya kay Gadun. Anong kay Gadun? Hindi! Mali! Ano nyo? Ayoko nang ganun. Sorry ah. Hanggang wala akong hawak na ebidensya, ayoko talaga. Magmumukha lang tanga. Sorry, yun ang pananaw ko ah. Hindi ko sila sinisisi. Naintindihan ko yung nararamdaman nila at kailangan natin intindihin yun. Ang problema ko, kung wala akong specific na hawak na personal, kasi nga ugali ko yan eh. Never kong maniwala pag hindi ko nakita ng personal, na hindi ko nahawakan ng personal. Diba? Kung hindi naman, mahirap. Ayoko naman. Ito, paasahin ko yung tao. Dinaya kasi talaga yan eh. Ito kasi, sa tingin ko. Anong ebidensya mo? Hindi, basta sa tingin ko. Huwag ganun. Mahirap naman po. Sa akin na, sa akin yon. Sa ibang tao, kung gusto nilang ganun, bahala na sila. Naniniwala ako.
meron talagang nangyaring hocus-pocus. Okay? Pero since wala akong hawak na ebidensya, hindi ko ipagdidiinan yun at hindi yun ang gagawin kong dahilan para hindi mag-move on. Mahirap, di ba? Smooth and seamless transition while ensuring the continued and efficient delivery of public service. May mga rekomendasyon din si Pangulong Duterte sa mauupong bagong presidente. Una na riyan ang pagbuwag sa party list system. Yun. I recommend the abolition of party list. Ginagamit it. Although they are a very few, but still, they are... Alam mo, alam nyo ba na isa yan sa plano namin? Kung sakaling nanalo si Mocha at si Michelle. Isa sa mga plano is, ano, gawa sila, magpasa sila ng batas o ano nila, ilaban nila sa Kongreso na tanggalin na yung party list system. Alam nyo kung bakit? Mamaya, papakita ko sa inyo. As in, alimbawa ha, yung kay Romualdez, ito na lang. Yung si Romualdez, diba? O, congressman yun. Dahil hindi makatakbo yung asawa, gumawa ng party list. O, party list nominee yung asawa niya, si Tingog. Tingog party list. Hindi lang siya ang gumagawa. Ang dami pa hong ganyan. Na asawa ng congressman, kapatid ng... Kasi hindi sila makatakbo. Wala na sila matakbuhan. Inubos na nila yung lugar nila eh. So, dahil sa inubos na nila lahat ng distrito, tinakbuhan ng kamag-anak, gawa nila sila ng party list para tumakbong kongresista. Nawala na talaga yung essence ng party list. Sa totoo lang, ayaw na... Eh, bakit kayo tumatakbo kung ano? Eh, kasi, nandyan pa. So... If yun ang way para makapasok at ipaglaban na mabuwag na ang party list system, gagawin. Gawin natin. Eh, wala eh. Tingnan nyo yung mga nanalong party list system. Hindi, wala nga mga pinaglalaban yun eh. Wala, as in, anong pinaglalaban? Sige nga, magkaroon tayo ng ano? Gayo ko na magsalita. Participate in the government that they wish to destroy. Dapat din daw gawing prioridad ang pag-amyenda sa konstitusyon. There is really a demand of the moment yung changes ng konstitusyon. Yan. Ito. Ito ang tanging magbabago ng mukha ng Pilipinas. Bababasag nito ang eleksyon. Di ba yung dayaan sa eleksyon, yung Smartmatic, pag nagkaroon ng change of constitution. Malaking bagay ang mababago nito. As in, mahihirapan Mandaya. Kasi kahit Mandaya ka, pag pumalpak ka, pwede kang palitan anytime. Mabilis ang palitan. Hindi na kailangan dalhin pa, ipa-impeach, wala nang ganun. Ito talaga ang kailangan ng Pilipinas. Kung gusto ninyong maayos ang... Kasi tama yung sinabi nung isa eh. O sige, move on tayo. E paano? Sa susunod na eleksyon, uulitin na naman nila yung pandarambong nila. May point. Actually, talagang may point. Kaya ang best ngayon, let's push for constitutional change o reform. Ayusin talaga. Kailangan pumasok tayo sa federalism para maayos ho. Sana, sana. Robin, kami umaasa talaga sa'yo. Yan ang talagang inaasahan namin. I-push mo yan. At babanata natin lahat na mga ayaw mag-push. Alam mo kung bakit? Bakit ayaw mag-push? Mababawasan ng mga Senate. Yung Senate magiging representante ng mga rehiyon. Yung sinasabi ni Yorme, yun eh. Yung Region 1, Region 2, may mga sarili-sarili. Parang sa Amerika. Diba sa Amerika, State Senate ang tawag. Yung, diwari, sa California, may senator kayo. Tapos dun sa ibang lugar, may mga senator din. Ganun ang mangyayari. Eh, pagka nangyari yung ganun, paano yung ibang mga senador na ginawa ng bahay yung Senate? Ako po, malupit yan. O, kongresista, baka nga mabuwag pa. Ayan nga, sana talaga, mapush yan. Yan ang ano, 2 per state sa US. Ah, yun. Parang dito, yun ang pinaplano rin eh. Dalawa, bawat region. Bawat region, dalawa-dalawa. So, parang ganyan. O. So, yan ang solusyon para mabago ho ang sistema ng eleksyon sa Pilipinas. Whether you want to convert it into a federal or ngayon na, umpisa na kaagad.
Kasi pag ginawa mo yan, yung patapos ka na, sabihin nila, you want to change some provisions in the Constitution to allow you to run. Ibinilin din ng Pangulo na ituloy ang kampanya kontra illegal na droga. I would say and I would insist na tail end sa pag-administration ko na tama ang ano ko. Tama talaga ang ginawa ko. Hindi ako. So, yan nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Dapat maging priority. Na kay Marcos yan. Dapat maging priority ni President-elect Bongbong Marcos ang change ng Constitution. That's the only way para mabago ang susunod na mga magiging sana Prime Minister na, ganun na. Ewan na lang natin kung ipa-priority ni dito tayo magkakaalaman. Dito tayo magkakaalaman kung yung mga sumisipsip na mga vlogger na gusto ng federal form pero kung hindi i-push ni Marcos, eh tingnan natin kung magiging sipsip at dumidila pa rin sila sa puwit. Di ba? Kasi marami kong kilalang ganyan. Oh. So, I really hope. And I'm positive na sana naman ay magawa ng paraan ni Robin. Po atras no. Ito pa, oh, ito naman yung sinasabi ni Pangulong Duterte pagdating sa kontra illegal na droga kung pwede daw ipagpatuloy na susunod na administrasyon. Apologies, no. Wala ako. Basta ang akin tama yung ginawa ko. Thank you. Ito ang unang... Sabi nito isa, 246 years sa federalism na USA hanggang ngayon meron... Hindi naman ibig sabihin, may solution na sa lahat. That's not the point. Ito namang kapatid na ito. Lahat naman ng klase ng sistema may problema. Hindi ho pwede maging perfecto sistema. The system will always have its own flaws. I mean, hindi pwede yan na perfecto, pero malaking bagay ang babaguhin pag nagkaroon ng constitutional change sa atin. Malaking bagay ho. Malaki, malaking, malaki. Public appearance ni Pangulong Duterte pagkatapos ng eleksyon at sa gitna ng... Ito na nga lang eh. Ito. Number one na ho dyan. Yung pera. Pera ng probinsya. Tingnan yung mga probinsya natin. Sa Metro Manila, wala tayong masyadong problema, di ba? Medyo kung pagkurap yung mayor mo, yun lang, delikado ka talaga. Pero maayos yung mayor mo, aasenso yung siyudad mo, di ba? Ang problema sa probinsya, yung kinikita nila, lahat ng kinikita nila napupunta sa national government. Kaya ganun ang itsura ng mga probinsya natin. Oh. Tapos haluan mo pa ng korupsyon. Wala talaga. Ang sasabihin lang sa'yo ng mayor doon, sasabihin lang sa'yo ng governor doon. Anyway, wala man tayong pera, napupunta sa national government yan eh. Totoo yan. Walang biro, napupunta sa national government. At nagaantay na lang sila na yung presidenteng sinipsipan nila, ibigyan sila ng pera na ganun kalaki. Bigyan, sabihin, hindi in a form of money, in a form of projects, di ba? So, ganyan nagkakaroon ng corruption eh. Oh. Eto mga mayor, oh, mga nagpanalo, oh, di ba? Kita niyo, ari, nakita niyo yung puro pula. Meron yang ginawa silang plug eh, puro pula. Sabi noon, yung mga yan. Mga mayor diyan, yan ang nagpanalo sa atin. Tara, bigyan natin sila ng mga proyekto nila. Yung mga sisip-sip ng congressman sa atin. Do your job. Bigyan niyo sila ng pondo. Ayan. Diyan ang nagkakayarian. Oh. Siyempre, yung susunod na naman ng mga mayor, anong gagawin? Sip na naman. Oh. Ganun lang nangyayari. Cycle lang. Sip-sipan na sila ng sip-sipan. Di ba? Hindi ko nga alam ba't di maubos. So, ano ang point ko dito? Ang point lang dito, pag naging independent na yung mga regions, hindi na nila kailangan sumipsip sa susunod na Pangulo. Kasi di independent na sila eh. Ang iintindihin na lang nila yung syudad nila. Oh, and ibig sabihin, ang focus ng tao, kailangan mamili tayo na maayos na. Kasi parang ang dating nun, may sarili na silang presidente na eto, nasa kanya na nakasalalay lahat. Oh, so doon mapapahiya yung mga mayor pag hindi pa rin kayo umasenso. Kasi ano na yun, halimbawa sa Amerika, di ba?
California, o Texas, o kung ano man. Hindi naman kagad ang sisi sa presidente. Ang tinitingnan nyo muna, magaling kasi yung mayor namin eh. O, pag magaling ang mayor namin, magaling yung ano namin, maayos kami. O, tsaka na lang papasok yung federal government. Pag yung issue na yung mga pang-federal na, di ba? Ibig sabihin yung issue na yung pang-national na, yung pang-kalahatan na. Pero yung pinakauna dyan, nagre-response ay yung governor, mayor. Yan, napaka-importante yan. Sana maging ganyan. Para hindi na nila kailangan sumipsip sa mga sa executive branch, sa presidente, para mabigyan sila ng mga projects kasi they have their own money. Oh, pangalawa pa, isipin nyo, pag pumantay na yung pera, papantay na rin ho yung sahod. Kasi napaka-importante ho, kawawa ho ang sahod ng mga nasa probinsya. Kaya nagpupuntahan sila sa metro. Siksika na ho tayo dito eh. Wala mong biro. Kaya tayo lahat, isipin nyo, kahit anong gawang skyway, kahit anong gawang inaayos yung mass transportation, oo, it only gives us konting kaluwagan, pero bakit ang sikip-sikip pa rin natin? Pero pag Holy Week, ang luwag natin. O pagka Christmas holiday, ang luwag natin. Kasi nag-uuwian yung mga talagang taga-probinsya. Hindi ko sila tinataboy ha, pero nag-uuwian kasi tayo kasi nagsisiksikan lang tayo dito. Bakit tayo nagsisiksikan dito? Sa tingin nyo yung mga taga-probinsya, kung maayos ang sahod nila doon, magsisiksik sila dito? Hindi! Eh kasi maayos na, sino bang gusto mahiwalay sa kanila mga pamilya? Sino bang gusto mas madali ang buhay sa probinsya, mas mababa ang bilihin, mas maano, pero kung pumantay ang sahod, di mag-i-stay na sila doon. Hindi nila kailangan magsiksikan dito sa Metro Manila. O, di ba? Ewan ko nga ba bakit hindi makita ito. Tagal nang pinapaliwanag ito.